Ah, hello. Kumusta po? So, kumusta sa aking mga estudyante na ating mga tinuturuan? So, ito yung ating ano ko ngayon sa inyo, mga sir, ay yung mga basic tools na gagamitin natin sa pag-i-start bilang electronic technician. So, ito. So, dun lang tayo siyempre sa mga pinakamura dahil baguhan pa lang tayo tapos nag-start pa lang tayo. To simula lang tayo sa pinakamura. Ayan. So, pakita ko sa inyo. Ay, ito po. Bali, ito yung mga start Huwag mo ingay, baby. So, ito yung ating mga pinakamurang pagkakagastusan sa pag-i-start natin. So, siyempre, budget me lang kasi estudyante pa lang tayo. So, ito po mga sir, nakapinakita ko sa inyo. Bakit, so, tatanong kayo mga sir, bakit may mga ganito dito, ano? Kasi bilang basic lang kasi, basic repair, siyempre nagsimula tayo sa pinakamurang mga nire-repair natin. Yung bang kaya nating bayaran in case na nasira natin. Kasi mahirap pag-starting technician po kay electronic technician. So, ayan. So, ang budget natin, palagay ng budget lang kung nagsisimula tayo. Yung pinakauna-una nating binibili lagi, siyempre, kailangan natin ng tester. Kasi kung wala tayong tester, hindi natin matetest. So, ito yung mga basic tools na nilista ko po dito. Mga sir, ayan. So, naglista ko dito, ang budget lang is mga 500 lang. So, ayan. Bagamat hindi nyo kita at hindi ganun kalinaw ang ating camera. So, pasensya na kayo mga sir. So, ayan. So, kailangan natin ng tester. So, nasa 150 lang po yun. Yung pinakamura pong tester. Yung sabi nga nila ay China. Yun, basta yung China tester. Analog tester po yun. So, mayroon pong nabibili naman na screwdriver na plus at saka minus. Yung mga ganito sir, kalaki. Ayan. Ito yung minus na naka-bundle siya na 20 pesos. Meron pong mumurahin lang din po. Yung bang kinakalawang po siya. Ayun. Siyempre po, yung i-repair po natin, yung ano, hindi po tayo mga i-repair muna ng TV kasi baguhan pa lang po tayo. So, starting lang tayo, basic muna, ano. Baka po kasi mabigla kayo, mga estudyante ko. So, ayan. So, kailangan natin ng tester. Analog tester, ito. So, kailangan po natin ng negatives, yung tinatawag na flat screw. Tapos, kailangan po natin ng screwdriver na positive, yung plus po. So, kailangan po natin ng paintbrush. So, ayan. Siyempre, kailangan po din natin ng LED. Meron naman pong mura na nakakabili po isang metro lang. 15 pesos, 20 pesos po. Nakakabili po nun sa mga hardware. Tapos, kailangan po din natin ng tape. Ayan. So, kailangan din natin ng grasa. Ang i-repair po natin ay electric pan. Ano po? Electric pan muna tayo. Kasi basic lang po eh. Yun lang pagsisimulan po ninyo sa pag-re-repair. Ayan. Kailangan natin ng grasa o oil. Ayan. Siyempre, bakit may cellphone dito? Siyempre, kailangan may personal cellphone po kayo para sa inyong customer. So, ayan. So, ito yung mga bibilihin natin na basic. Kayo na lang po yung mag-ano na basta yung mga kailangan dyan ay tester, screwdriver, plus at minus. Siyempre, kailangan nyo ng oil, 50 pesos, o kaya mayroon. Pwede po yung sa ano, sa pangpreto. Nasubukan ko na po yun. Pwede naman dyan. Ayun, panlinis, tapos pang ano, linisin nyo lang mabuti, tapos konting oil lang na pampreto. Gumagana po yun, so natry ko na po yun. Yung mismong oil na coconut oil. So, na-try ko na yan nung ako pinag-starting. So, ngayon kasi hindi na ako gumagamit na eh. Pero pag walang-wala po, ayun gamit. Ang ginagamit kasi ito, singer oil. Meron namang iba, yung mga grasa. Pwede naman po yung grasa. Kaya lang, mayroong ayaw gumamit ng grasa. So, ayan. Tester, screwdriver, oil, paintbrush. Siyempre, pampunas nyo po ng dumi. Kaya kailangan nyo ng paintbrush. So, kailangan din nyo po ng long nose. Kailangan nyo din ng martilyo. Bakit po kailangan ng martilyo? Yun ang tanong nyo mga sir. Siyempre po, yung halimbawa, electric pan po yung nare-repair natin, pinupukpuk po kasi yun minsan. O kaya minsan po matigas,
kinakailangan ng martilyo. Bakit kailangan ng lumnus? Kasi mas magandang gamitin niyo po sa pagre-repair ng electric pan ay yung medyo malaki-laking lumnus. Kasi po yung maliit po hindi niya kaya yung sa mga electric pan. Nakakaya naman pero hindi siya ganun kalakas. Iba kasi yung pag medyo malaki. Ayun. Tapos kailangan din po natin ng liyabe. Ano po ba yung liyabe? Liyabe po ang tawag kasi nito sa amin. So hindi ko pala kung ano yung tawag sa iba. Ayan. Ito po maganda po kasi sa pang pag halimbawa nag-lock po yung ating electric pan, yung ating bushing at saka yung ano. So ginagamit ko po ito. Ayan. Iniipit nito tapos iniipit po nito. Ito yung isang klase ng long nose na may parang cream sa gitna. Mas maganda po kasi yung pangkapit. Ginagamit ko po yan. Mura lang naman po mga to. 100 peso lang itong ganito. Yung medyo maliit. Pang-lock lang po natin para ang pinipihit po natin ay mapihit po natin. Ayun. Kailangan din po natin ng tape. 35 pesos lang po yung tape na ganito. Yung original po ako. Nakakabili po nito sa mga auto supply. O kaya po hardware. Yung original po kasi meron po nitong fake sa China. So 35 pesos, meron 25 pesos yung maliit. Ayan, so nilagay ko ito 35 yung malaki. Patama, matagal makabos. Ayan, siyempre kailangan din natin ng soldering iron. Meron pong nabibili, sa binilihan ko po kasi is ang tawag po kasi baratilyo. Doon po ako nakakabili ng mga ibang gamit na mura lang po. Meron po soldering iron na kahit walang brand, nagkakahalaga po siya ng 60 pesos. Meron din pong 45 pesos. Pero mas yung 45 pesos kasi, medyo malaki siya. 60 watts po kasi siya. Meron pong 300 watts na 60 pesos. Ang kailangan nyo pong bilhin ay yung 300 watts ba? 300 watts ba sabi ko? Ayan. So, 30 watts lang po yung bibilhin nyo. Kasi yung 60 watts po ay malakas po yun. Malakas mag-init. Nakakasira po yun ang pyesa. Pero mga sa electric pan nyo lang naman gagamitin, pwede naman siguro yung 60 watts. Pero pag matagalan, ito ng 30 watts. So, antayin nyo na lang siyang uminit. So, ayan. So, ayan, nabanggit ko na po. Ang presyo lang po niya, halimbawa, may budgetan nyo ng 500 pesos. So, makakabili na po kayo. Ayan, isang analog tester, screw, set ng plus at minus, paintbrush, tapos long nose na magkaibigan pang lock po natin, halimbawa masikip po yung binubuksan natin. So kailangan din po natin ng martilyo kasi naranasan ko na po yan sa paggawa ng electric pan. Talagang masikip po siya, kailangan nyo yun ng martilyo. Ayan. Tapos kailangan nyo po ng lead, 20 pesos lang kahit isang metro pwede na po. Tapos tape, grasa o oil. Ayan. Tapos kailangan nyo pa rin po itong liyape, inkis lang kailangan nyo. So, yan po yung mga basic tools na gagamitin natin sa pagiging startup electronic technician. So, malaking bagay po yan na makatutulong sa inyo. So, yan. Pero kung din naman po sa ating mayayaman dyan, nagaya ni Sir Ayong, Iyong. Alam kong mayaman ka, sir. So, alam kong kayang bumili ng mga mamahalin, mga ganyan-ganyan, mga digital tester, at saka yung mga branded na ano. So, ikaw na, sir. Ikaw na ang mayaman, sir. Ayan. So, sabi naman ni sir, hindi naman. Ayan. Ayan. Siyempre, yung iba kasi medyo may kaya. Yung iba naman ay medyo walang kaya. Lalo na yung mga nag-electronic technician. So, kalimitan po ay mga hindi po sila nakapag-aral. Nakapag-ano lang sila, elementary, ganyan. Pero, malaki po ang kita sa pag-re-repair lamang. Sa pagiging isang electronic technician, pwede po kayong yumaman kahit na kayo walang pinag-aralan. So matuto lang po kayong magpakumbaba sa ating mga customers. Siyempre, magsikap lang pong mabuti para matuto. Kailangan po, interesado po kayo sa inyong pagre-repair. Kasi kung wala po kayong hilig at gusto nyo lang matuto ng dahil kailangan nyo, so hindi po yun magtatagal dahil kailangan lang. Pero kung gusto nyo naman pong matuto, dahil interesado po kayo, ay talaga namang mapapakinabangan nyo po habang buhay. Ito po ay para siyang savings, para kayo nagbabangko. Bangko na hindi nauubos. Kasi yung kaalaman po sa pagre-repair ay hindi po yan nauubos. Na hindi kagaya ng bangko na nauubos yung pera. Or nauubos yung ating savings. Ay yung kaalaman po ay hindi po nauubos. Habang buhay po natin yung dinadala.
Kahit saan ka pumunta na lugar, magagamit nyo po yung inyong kalaman na ito sa pagre-repair. Yan, may ganito lang po kayo. Ganyan mga tools, basic tools. Buhay na po kayo. Kahit nagre-renta lang kayo sa mga murahing rentang tahanan o kaya mag-rent lang kayo ng tig 1.5 na pwesto para sa electronics repair. Meron po nun. So, yun po yung dating nirerentahan ng aking tatay-tatayan. So, nasa 1.5 lang po yung renta nila. Pero, kumikita po siya ng 10,000 to 30,000 a month. So, napakalaking bagay. Ano po? Basta may kaalaman. Ayan. So, ayan. Ayan, na-explain ko na po yung mga basic tools sa inyo mga sir, sa aking mga butihing mga estudyante na gustong makinabang at matutong mag-repair. Ayan, para naman po sa mga nanonood na mga master na at magagaling. So, tulungan nyo na lang po ako na maitaas po natin sila. Kung mayroon kayong po na sa aking ginawang tutorial na ito na video ay pakitulungan na lang po ako. Maitaas natin yung mga, maturuan natin yung ating mga na gustong matutong maging electronic technician. So, ayan. Ito muna yung aking tuturo sa inyo. Salamat po. At saka pala, good luck kay Sir Iyong. So, sabi ni Sir Iyong, ginawa niya daw yung kanyang electric pan. Itinapo na daw niya. Kasi daw nahalit yung motor. Ayan. So, sa pagre-repair po, Sir, siyempre, baguhan ka pa lang, Sir. Estudyante ka pa lang, no? Mag-iingat po tayo. Buti na lang sarili po natin yan. So, kaya wala pong sisisiin. So, sa mga estudyante ko po, pag tumanggap po kayo ng repair, bagamat nag-aaral pa lang, nagsisimula kayo. So, kontakin nyo po ako ano po, para maturuan ko po kayo yung mga basic steps. I-chat nyo na lang sa akin kung papaano at kung anong gagawin. Kasi kagaya nun, nakasira tayo, ay babayaran po natin yung lalo na hindi natin kayang lusutan yung ating nasira. So, nung ako'y nag-i-start po, ganyan po. Buo po yung motor. So, nahalit yung wire ng motor. Dahil, hindi ko inahinawakan ng maayos. Yun sa motor po kasi. Kung naghahawakan ng motor, so, yun po kasi ay minsan, ano ba, nagre-repair kayo ng electric pan. Yun po ay, yung pagkakakapit nung wiring natin, minsan natatanggal na po yun. Kasi mainit po kasi yung ating motor ng electric pan. Ayun, kaya yun minsan, kakapitan mo siya talaga ng maayos, tapos lagyan mo po siya agad ng tali, o kaya ng strap, yung tie na tali. Ayun, tie, yun na nga yun. Yun, lagyan mo agad siya ng tali para hindi po siya matanggal habang kinakalas mo yung motor dun sa kanyang housing. So, ayan. Ganun po dapat. Kailangan maingat po sa paggagawa ng electric pan. Kasi pag yan ay naandar po, umiikot, mahina lang ang ikot, patay po tayo sa ating customer. Ayan. Pag hindi na umikot. Ayan. Kaya, sir, kunting ingat. So, sa inyo po, mga student ko, sana po, subukan nyo pong, pag nakakita po kayo ng itinatapo na electric pan, plancha, rice cooker, yung mga basic po na yan. Subukan nyo pong kuhanin o kaya hingin nyo po doon sa nagtatapon para po mapag-practicean nyo po siyang i-repair. Ayan, kung paano yung disassemble at assemble. Kasi at least doon hindi po kayo masisisi. Yung bang parang experience, iba po kasi yung may experience sa pagre-repair o yung may bang may hinahawakan kisa sa nakikinig lang tayo o nanonood tayo ng YouTube. Iba po yung experience na actual na ginagawa mo. Kasi, halimbawa ako, ilagay ko yung sarili ko sa inyo. So, nagre-repair tayo. Siyempre, hindi natin alam yun. Kinakabahan tayo. Yung puso natin, kakabog-kabog, di ba? So, kung tayo nakahawak na before nung mga nire-repair natin, so, mas naunawa natin, medyo malakas-lakas na konti yung loob natin kung paano siya gagawin. Kaya kailangan mahalaga kasi yung nag-training din tayo. Yung ba nag-actual. Kasi pag hindi po kayo nag-actual, YouTube lang kayo. So, matik po yan. Magkakaroon kayo ng pagkakamali. So, marami na pong ano yan, nangyayari. Kaya, ayan. Kailangan nyo ng experience.
At least, huwag nakabili kayo ng mga sirang electric pan. Subukan nyong i-repair. Yan. Check naman po pag natuto kayo, di tatalo naman ang puso ninyo sa tuwa at nagawa nyo yung isang bagay na yan. Ayan. So, masyadong mahaba na yung aking pagtuturo. Sa susunod na uli na po tayo na pagtuturo, na lecture. Ito po ay pang number 3 lesson ko na sa inyo. Ayan. So, papaalam na po muli. Salamat po sa inyong pagsubaybay at panonood. Mga sir, mga ma'am, kung may nanonood man na babae, puro lalaki po ang mga estudyante natin na nangangarap mag-repair o gustong matutong mag-repair. Ayan. So, ayan po yung mga basic tools na na-apply ko sa inyo. So, may nakikita po kayo dyan na ibang tools. Yan po yung pang ano na yan. Diba, multi-role technician po kayo, gumagawa kayo ng cellphone, iba pang appliances. So, hindi nyo pa naman yung kailangan. So, ito lang yung kailangan ng mga basic na ito. Ayan. So, hanggang dito na lang ang aking video. So, maraming salamat sa inyo. Sana nakatulong ang bahagi kong ito. Ito ay kawang gawa ko para sa lahat ng pursigido at desididong matuto. Ito mula sa Workshop Fix. Salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye.